nakita mo. Ayun pala, nasa sasakyan lang yata. Yan, ano yung dala mo? Sir, mga vintage bottles. Vintage bottle. Tsaka Coke. Sige, tingnan natin yan. Vintage bottle. Yan. Wow. Sa US to. Ay, hindi. Pilipinas. Pilipinas yan, sir. Name the child. Ah, bike. Ito yung Turo Pluson. Yes, sir. Yung sa amin. Oh, alam nyo. Oh, nawala to. Ang kilala ko dating cyclist na sikat na lagi nananalo si Victor Espiritu. Oh, yes, sir. Diba? 90s. Kasi lagi ako nagbabasa ng dyaryo, lagi siya sa People's Journal, pag mga Turo Pluson, yun ang isa lagi na nanalo, si Victor Espiritu. Galing ko, no? Pero joke lang yun, di, tama yun. So, bote. Bote. Coca-Cola. Alam nyo, maraming kolektor ng mga bottles. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam magkano mag-price ng bottle. So, hindi ko pa siya nagpag-aral. Saan mo naman ako? Ano naman kwento niyan? Sir, ito mga, ito muna. Ito, nabutang ko to, Cali High School. Pero sir, ito, nung 90s pa ito, kasi ang Cali ngayon, papel na yung label. Oo nga. Tsaka maliit na, ito yung mataas. Hindi, yung unang-unang inabutan ko to, 1990s, first year high school ako. Yes, sir. Lumabas to, first year high school ako. Ito yung dahilan, yung advisor ng anak ko hanggang ngayon, Sir Manguera, Christmas party namin, bawal yung mga ganito. Nagdala ako ng Cali doon sa Baste, first year high school ako. So nagalit sila, sinuspend ako. Dahil pasimuno ako, nagdala ako ng maraming Cali. Eh, hindi naman siya alcohol. Pero pag sa mga Catholic school kasi, parang bawal siya. So pinagalitan ako, Sir Manguera! Alright. Parang ano lang yan, parang Sprite din lang naman yung lasa niya. Pero kasi nga dati sa mga high school, parang, parang ano siya, alak ang dating. Oh. Pag nakakainom pa niyang Cali, parang, di ba? Pero hindi. Ito sir, yung avenue, kung pansinin nyo, yung Caloocan ay parte pa ng Rizal. Ang Caloocan? Oo, hindi pa siya Metro sarili. Manila. Hindi pa Metro Manila. Paano nangyari na parte ng Caloocan ng Rizal? Eh, dulo-dulo yun. Caloocan South. Hindi, ang Caloocan kasi, part dalawa ano siya, north side na. Oo nga, Grace Park, Caloocan, Rizal. Oh, South Caloocan to. Eh, di ba ngayon, parte na siya ng Metro Manila. Rizal pa siya. Paano nangyari na umabot siya ng Rizal? Eh, ang Rizal nasa east. Hindi kasi, nung nag-form ng Metro Manila MMDA o MMC, nung pinorm ni First Lady Imelda. Di ba pinorm yung Metro Manila Authority yata yun noon? Isinama na yung Rizal. Ang layo. Yung Mandaluyong, Manila. At iba pa. Caloocan. Sa Rizal? No, sa Metro Manila Commission ata noon eh. So, ang unang governor noon, si First Lady Imelda Marcos. Alright. Tapos, ay, dahil lang, meron akong kaibigan nandito din lang sa lugar, si Sir Arman. Mahilig yun sa mga history. So, mamaya tingnan natin yan. Tsaka syempre ang ating expert sa ito bote. Ito naman, kung mapansin nyo. Ito, US ba to? No. Yes, sir. Ito yung San Francisco, California ginawa. Naku, dun siya. Pero ito, sir. May kwento ito. Anong kwento niya? Ito, tinatawag na Bantayan Coke Bottle. Bantayan Coke, bakit? Bantayan Island Coke Bottle. Ito sir, nung gera, dinala to from US to Manila. Ang problema, yung plantan sa Manila ay kinuha ng Hapon. So, and then, ito, ang ginawa, para may supply yung mga USR na sundalo ng coke, yung planta sa Leyte ng Coca-Cola, dinala sa Cebu, dadalhin sa Cebu to. Ngayon, yung balsa na nagdala nito, sa kasamaang palad, lumubog yung barge. Tapos? Basa. So, ang nangyari ito, nung year 2001, accidental, na nakuha ng mga mag-fisherman dun sa Cebu.
yung mga bote na yan. Oo. Dahil doon sa nalubog na barge so, nung panahon pa ng gera. For more than 50 years, nakalubog to sa dagat. Alright. For mga 55 years. Ngayon, nakuha to. Ginawa ng mga fisherman, ikinonsulta sa Coca-Cola sa Cebu. Ang ginawa, niretrieve ng Coca-Cola lahat. Lahat. Yung ano, kaya ang tawag dito, Bantayan Battles. Coke, kasi doon siya lumubog sa Bantayan Island. Yes, around the area of responsibility ng Bantayan. So sige, mamaya, babalidate natin yung story mo. What? Kung ito, isa pang medyo special na boat ito, kung napansin nyo, 19, wala yung 1. Yes. Error yung paka. Alright. 16. 9 lang, tsaka 46. 1946, wala yung 1. So error print din. Oh. Error embossed. Ang ganda ng kwento nito, sir. Yan, ano, same sir? Thing. 1946 din to. Pero mapansin nyo, magkaiba yung kulay. Tint. Kulay. Ito greenish tint. Ito white. Green. Ito sinanggaling sa dagat. Same. No, ito, hindi ko alam ito eh. Kung ano, kung ito lang ang sa Bantayan. Ah, alright. Pero error din to kasi nakalagay 1846. Dapat 19. No. Dapat 1946. Kasi sir, yes sir, 1946 dapat. Pero kung 1846, ang hindi pagawa ko. Bote, nagbote ang Coca-Cola noon, 1894. So, oh, paano mangyayari kung 1846 yan? Alright. Okay, maganda ang story. Right. Kaya, sige sir. Kaya ito sir, kaya magkaibang kulay, ito kasi ang materials ginamit nito, 'di ba? Ang mga yung parang pang-ilaw. Glass. Oh, yung mga glass. Ang green. Materials niyan ay silica sand. Buhangin. Sand. Ah, silica sand. Silica sand. Ang dami ko natututunan sa iyo, sir. Doon sa ano, kaya nagiging greenish tint kasi meron siyang copper tsaka ibang minerals doon sa buhangin. Kaya nung ginawa 'to, medyo greenish. Alright. Ito naman, iba siguro ang materials ginamit nito. Alright. Kaya white. Pareho okay. Siya error battles. Galing sa Coca-Cola pa lang. Dito naman, may tatong din ako. Kasi ito, ano naman ang kwento nito? Kasi yung kulito nakita, Avenue Beverages. So, isipin mo, meron palang ibang soft drinks before. Yan o, Avenue, meron din siyang parang lemon. Lemon ba to? Pareho siya, diba? Ito, diba? 19, mga 60s din to, ano. Oh, ba't hindi na wala sila? Wala na ito, wala na ito. Hindi na sila natuloy, diba? So marami pa lang gumawa ng Pilipino ng mga soft drinks. Maaring hindi nag-click. Oo. Pero it means talaga sumubok. Ito pat ano to? Takip ng patis to eh. Nilagay ko na lang 'yan. Takip ng patis. Alright, ang galing no Avenue ito naman. Rin, sir. Ang bottling company nito sa Paranaque. Pero Rizal pa yung nakalagay diyan. Chicago, yung, Illinois, USA pero Paranaque Apple Cidra. Yung company niya sa Paranaque. Rizal. Hindi pa Metro Manila din. Grabe, ang dami ko natutunan. Ito naman, Ideal. Ganun din sir, mga 60s din. Puro Manila din, Apako. O, Apako. So, dami palang soft drinks dati nung panahon. Nawala na ngayon. Nawala. Ito rin, no? Mission. Grabe, ha? Alright. So, ito, ano ba to? Ah, sir, ano to? Ito yung bigay sa akin nung meron akong pinsan na ano na matagal nagtrabaho sa Coke, binigay sa akin para sa mga sales ano lang yan. Mga sales. Ah, all right. Marketing promo. All right. Marketing promo to. Ito yung comics pa. All right. Ito naman ang kwento nito nung inintroduce yung vanilla Coke sa mall, namigay sila ng cup. Parang free US. Taste. No, US. Dito sa atin. Sa Pinas. Oh, wow. Pero 30 piso. Pero, para maka-free taste ka dun sa booth na yan, kukunin nila to. Alright. Eh, binigyan ako ng ilan ito nung promo girl na mga kamukha ni ma'am. Magaganda. Bili na yan. hindi ko na na-redeem to. Kaya, nagkaroon ako buti nito. Buti hindi mo na-redeem. Meron ka. Oo. Eh, kung na-redeem mo, wala ka niyan. Ang ano nito, Dick Tracy team na ano. Alright, yung ano, parang detective. Detective. Oo.
Alright, so mapunta tayo. Magkano to? Ito pa sir. Ah, tapos na no. Oh, nakita ko na yan. Ito saan mo pala ito nakuha? Ito na, sa Turo of Luzon. Ito naman. Ito yung Turo of Luzon. Ito yung unang inintroduce nila yung family size na Coke. 1967. Litro. Oo. Ang ano nito, huhulaan mo yung magiging win champion nung panahon na yon. At mananalo ka? Sa likod nito ay raffle coupon. Sa likod? Oo. Alright. Imaginin mo, kung yung Coke noon, nag-print nito ng, sabihin mo na, 50,000, 100,000. Eh, rare na to. Kasi yung iba, pinadala sa planta para isali nila. Eh ako, hindi ko yan isinali sa raffle. Kaya nagkaroon ako nito. Alright. Magkano? Ang golden question, kasi maganda istorya. Magaling si tatay maggumawa ng ano. Teka sir, yung kodigo ko. Kodigo siya eh. Mas tandaan nyo pa. Ilang taon ka na? 64. 64. Ah, matanda pa si daddy sa kanya, 72. Bali yan sir. Naiinig na si tatay. 10,000. Pwede ba muna akong tumawag ng expert pwede, para pwede. Ma-validate natin yung mga istorya nito. So, tatawag tayo ng mga marami rin sa alam sa bote at saka historian. Kasi si Merlin ako kaibigan. Tawag yan si Sir Arman at Sir Hangelo, alright? Ang galing, ang galing. Ang ganda ng kwento mo tayo, so tawagin lang natin mga expert. O, dyan na. Ito na ang ating mga taga-suri at ang ating mga kasabuat! Hindi, hindi. Good afternoon ulit. Mga kasuri. Ayun pala mga kasuri, mga kasuri, mga taga-pagsuri. Sir, Arman, Sir Angelo, sobrang daming kwento itong mga bote na to. So, dito ka, Sir Arman, para, ayan. Ayan, yan na kayo. Paano ba? Yan. Napakadaming kwento ni tatay dito sa bote na to. So, sino muna ang... Do the honor, sino muna? Unang-una, kilala ko na to. Isa sa mga unang consignor ko sa Historicon Auctions noong 2017. Ah! Nagbenta rin ako, sir, sa kanya ng... yung kompletong may box na Knight Rider, yung Knight Rider. Yung may diecast tapos yung tumatanda pa yung kotse. Ba't hindi mo nabili yung Star Wars niya? Ayun. Kinunsign niya sa akin. So, may nabenta, merong hindi nabenta. Right. So, ganun talaga. And may mga yung mga Star Wars na nakita ko. Ano yan, mga, ngayon ko lang nakita yun. Siyempre years ago na yan. So, may bago na stock si tatay. So yun! Do the honors, sino mo ano sa inyo? Parang okay. So, natutuwa ako kasi ngayon, ito medyo nasa zone ko na talaga kasi sa Decada Collectibles, ang focus talaga namin, mga Pilipinyana na Philippine-related na collectibles. No? And then, for the longest time, puro imported, puro foreign na yung pinapa-ano sa akin. Kaya ko rin naman yan, pero mas focus talaga ako sa Pilipinyana. Dapat okay. Naman, kaya ka tayo Pinoy Postar at Decada 90 Collectibles, tsaka si Sir Arman, talagang, alright, so game. And yung mga bote, 40 ko rin talaga yan, dahil nung early on, mga early 2000s, nakakuha ko ng isang trove ng iba-ibang klaseng bote na galing sa Pilipinas. So, lahat ito, medyo kabisado na natin. Okay. So ako naman ang katanong, meron kasi ako dito na isang na-interesado ako. Saan ba yun? Ito yung... Hindi, sige, mamaya na yung kukula. Itong ayan, Grace Park Caloocan Rizal. Ang Caloocan pala is dating Rizal. So, ano ba sabi nyo? Paano nangyari yun? Ang layo! Hindi, kasi nung after war ng Spanish and American, nung nasa pamamahala na tayo ng Amerikano, yung kabuuan ng metro area, pinagsama-sama ni Leon at pinangalanan nila as part of Rizal during 1901 or 1902. So kaya lahat ng lungsod noon na tinatawag nating lungsod ngayon part ng Metro Manila. Yung mga Rizal. Part ng Metro Manila, lahat 'yan is Rizal. So hindi siya Rizal province. Hindi. So tinawag lang siya na Rizal. Kaya ngayon Kapitolyo for the longest time nasa Pasig. Diba? Kapitolyo. Nasa Pasig. Yun talaga. May Inaris gym na nga dun eh. Iba pa yan. Hindi. Yung nasa Kapitolyo, yun sa Urambo, yun yung Kapitolyo talaga ng Rizal. Wow! So yung ngayon eh. Capital Commons na ngayon yun. Mall na. Yung pinupunta sa Estancia Mall. Yung simbahan ang Kapitolyo. Wala na siya doon ngayon. Wala na. Yun ang Kapitolyo ng Rizal dati. Dami natutunan dito sa episode na to, grabe.
Tapos, hindi lahat ng lungsod ngayon, nung panahon nun, nakahiwalay. Kagaya ng Las Piñas, partiyan ng Parañaque. Kagaya ng Parañaque, malapit kasama niya ng Taguig noon. Oo. Tapos ang nahiwalay lang noon is yung Muntinlupa. Merong Muntinlupa noon, walang Bikutan noon, nasa Taguig pa rin yun. So party lahat 'yan. Ngayon lang umusbong yung mga pangapangalan. Part pa rin ng Taguig. Taguig pa rin ng Bikutan, so part pa rin ng Taguig. Dami na to na. So sir, sa ibang bote naman, meron din siyang kwento regarding this. Ito sobrang ang hirap. Okay, ito. Isa-isahin natin ano. Kasi bawat bote, yan maganda sa bote, may kanya-kanyang kwento talaga sa. So hindi mo narinig ang kwento nito. Gusto ko marinig ang masasabi mo diyan. Okay. Ito, may mga mahal nito dito sa Pilipinas. Mm. Kasi meron itong ganitong Coke. Meron siyang nakalagay na Manila sa ilalim. Tsaka Manila PI. Meron 'yan. Tingnan natin. Pag meron niya Manila PI na malaki yung letra, yun ang medyo mahal. Pag wala, ay wala. Okay. So medyo ano to. Ito, dito rin to. Dito ginawa ito. Yun. Kahit walang nakalagay na Manila. Kasi ito yung mga US. Ganito yung US. Although mas mura siya. Mas mura siya kaysa dun sa ano. Kasi yung mga, kunyari may Manila PI na malaki. Maabot ng 5,000. Mm. Sa bote. Kaya? May Manila PI na maliit, mga 1,500. Ito siguro mga 500. Alright, make ba yung tinatawag? Kahit sir, may error battle yan. Ah, hindi ko ni-consider na error yun. Yun yung lot number niya. Tsaka ano, sabi niya atin. Sabi year daw yun. 18, nakalagay dyan, 1846. Ang, sa bote, ang year, yung last two digits. Hindi binibigyan ng pansin yung... Ah, so yung una, lot number. Alright. Okay, so, hindi error yan. So, parang ito sir, yung may kwento ko dito tungkol din sa error. So, alam na natin bakit lang to 9. Kung tama yung sinasabi ni Sir Angelo, kasi nakwento niya to, yung sinasabi niya error kasi walang 1. So, kasi ang year pala is yung last 2 digits. Ah, so, 46 yung 1 is nakalagay dyan. Yes, so, 1946. So, ano ito, naman yan eh? 46 din. 1946 din. Eh, kaso may bote na ba ng 1946? Ay, meron na, oo. So, ito lot number. So, sir, ito meron tong kwento eh. Ang ganda ng kwento niyan. Well, ang sinasabi nila, ano sila, yung marami nito na-retrieve sa Bantayan. Yes, so tama sinabi ni sir, Bantayan Island. Ngayon, pero hindi natin masasabi na itong bote mismo na to, na-retrieve doon. Kasi, yung mga yon, ano yan, may mga molus, may mga shells yan. Sir, ano, nilinisan dahil, ko na kasi yan. Ayun, nilinisan niya. Pero anong, so, paano malalaman? Yun nga, para malaman mo, meron talaga siyang incrustation. Kasi nilalubog sa dagat yan for the longest time. Dapat hindi pala nilinis. Maganda sana, hindi na nalinisan. Bali sir, doon sa article, karamihan na mga na-retrieve sa Bantayan Island, napunta sa Cubao Expo. Doon ko yan binili nung early mga 2001, 2003. Kaya sabi nung ano, galing sa Bantayan yan. Madaling sabihin na galing sa Bantayan. Sako-sako pa yun sir. Sako-sako pa. Pero ano naman, malinaw naman San Francisco. Yun nga yan yung market. Ibig sabihin, kahit sa US, pwede ka rin makabili ng ganito. Diba? At very common ito. So ang going rate nito sa akin, mga 250. Alright. So yung regarding the error, verifiable naman yan. Pwede kang kumuha ng ibang mga bote pa. Confirm mo na lang. Yeah. So, pero, walang something special sa Bantayan Island? Special siya. Yung Coke kasi, nag-issue siya ng ano, yung Bantayan Island bottle. Yung mayroong pahabang ganun. Tapos nakalagay na. Nasa brick. Tapos mayroong pang incrustation. Yun lang. Yun yung talagang legit na. Yun yung makukonsider natin na yung mga Bantayan bottle. Kasi kompleto siya. Parang provenance na rin yun. Kung walang fruit, hindi natin siya mabibenta ng as ganun. Isang importante talaga, yes. 2-5. How about this one naman? Nagulat kasi ako, ang dami pala nating soft drinks dati. Grabe. Iba't ibang mga brand. So yung Avenue, ito yung sikat na brand noong 1960s. So sikat siya dati, ba't ngayon nalaw siya? Wala, ano siya, pinatay ng mga nung Big 2, nung Coke tsaka Pepsi. Wow. Paano ba pumatay ng ano ng mga ganito mga small time, no? Ano, bili mo yung mga bote, basahin mo yung bote. Hindi ko naman sinasabing ginawa ng Coke tsaka Pepsi. Actually, pero ganun yung strategy. Papatayin mo talaga siya. Oo.
Yan ang mahal kasi ng bote during that time para mag-manufacture ka, di ba? Grabe! So, ang nangyayari, pasakin niyo lahat ng bote para hindi sino makapag-produce. Ang dami kong natutunan ngayong araw na to, sobra! Kasi yung liquid, yung formulation nila, tubig lang yan, karamihan, tubig, sugar, and then kung ano mong flavoring. Pero ang pinaka-importante sa kanila yung bote. Ngayon, kung dinideprive mo sila ng yung bote, di ba kaya nga yung mga soft drinks, nagpapadeposito sila? Kasi ayaw na nila mag-manufacture ng bago, gusto nilang gamitin yung mga bote. Nung panahon na yun, mahirap. Pero siguro ngayon, napadali na magpagawa ng mga bote. Kaya ito pa, sir. Malalaman mo, yung mga bagong bote ngayon, may grooves. Oh, may groove yung rating. Ito wala. Yan. Isa din yun sa tip talaga. So, yan sir, magkano yung Avenue. Sikat pala yan. So, yung Avenue, itong Avenue, ito yung cola nila. Yan, yung bote na to. Ito lemon. Ito naman yung club soda. Ano yung club soda? Ito yung hinahalo sa mga anak. Ah. Yung, parang kunyari, Gilbis. Ay, hindi, ano ba yun? Yung ano? Yung Gilbis or whiskey. Hinahalo mo. Yung hinahalo din, merong hinahalo sa 7-Eleven dati, hinahalo si Gilbis Gilbis, yung parang juice them. At ngayon may mga nabibiling ganang mga club soda na tinatawag. Magkano naman yan, ganyan so, Avenue bottles? Dati, napaka common. Ngayon, pero ngayon, bihira na. Ngayon, may nakikita na ako mga presyo nito, 1,000 to 1,500 isa. Ngayon, mga ano yan, mga 2 years ago, before pandemic. Ngayon, baka pwede mas pataas na. Alright, galing. Para tayong magbubote, literal na magbubote. Eh, ito, yes. Sir. Ito muna, dito muna tayo, sir. Ito muna. Ito muna. Ah, sorry. Apple Seed Ray at saka Ideal Mission. Kasi hindi ko siya kilala. Itong Mission, under license from the US. Meron talaga Mission Beverages from the US. Until now? Hindi ko alam kung meron pa. Kasi meron pa. Nakabili ko. Nakabili ka na Mission. Meron pa. So ito, magbabasa mo naman, 1953. Ayan, makikita mo dito. 1953 yung bote. Ayan. So, again, meron kang first digit dito na parang lot number. Tapos merong 53. So, hindi ito yung year. Ito yung year mo. Ito may basag. Ito basag ba? Tape lang. Ito may basag. Ayan. So, ang problema nito is condition, obviously. May basag, merong chip. Wear yung merong chip. So, sa mga masaselan, hindi ko kunin to. Hindi ko kunin to. It's just another bottle lang. Oo. Ako, hindi ko na siguro pe-presyo ano to. Alright. So, dito naman. Mm-hmm. Ito, Ideal. Tsaka itong apple cider. Ito, parang apple cider to no? Apple sidra. Mm-hmm. Yung Ideal naman, from 1950s. Pero itong Ideal na to, 1972. Basta 1970s na to. Oo, wala yung dulo. Medyo wala yung dulo. Mm-hmm. Yan. Pero to, 1950s meron ng Ideal. And ang mahal na Ideal yung kulay amber. Mm-hmm. Parang beer, San Miguel. Parang ganun. O, kasi meron time na yung mga bote, mga local manufacturers, nawalan ng yung San Miguel ang supplier nila ng bote. Pero yung San Miguel, nawalan sila ng clear for some reason. And then ang sinupply nila, yung ginagamit nila sa beer, na kulay yung amber. Kaya ang daming, for a particular year, 1953 and 1955 yata, puro amber yung nilabas nila. Yun yung mga mahal. Magkano? Ito, nasa 1,500. 1,000 to 1,000. May presyo rin pala. Sa condition nila, medyo maganda pa yung condition. Pwede mo pa iangat ito, mga 2,000 siguro. Alright, maraming salamat. So ito naman, apple sidra is, and yun din up siya under license from Apple Cidra. Paranyake rin siya. Rizal pa. Tapos ito alam ko at one point naging yes ko na to So ito ang year nito is wala nakalagay pero 1960s to. Meron ka yan? Naka-encounter ka na yan? Oh, meron ako nito dati isang case. Kasama yung case. Medyo nabenta ko na rin yun. So ito probably mga 700 to 800. So itong Cali? Cali, napaka-common. Bago na. Meron na. Meron ng groups. Meron ng groups. So. Pero sir, ito pa yung mataas. Mataas siya. Yung Cali ngayon, medyo maliit na Yan yung mga first. Tsaka paper label na. Paper label na Itong mga na emboss. Yung mga unang labas. Pero ito, napaka-common na ito. Ang dami. Common na battle to.
hindi ko na rin siguro, mga, kung gusto mo ibenta, mga 100 to 200. Alright. So, sir, so ito naman, meron siyang ditong promo marketing ng Coca-Cola. Medyo. Raffle ko po sa ito. Ito, okay to, ha? Ito, gusto ko to. 3 piso. 19, ano nga ito? 2 plus 1, 67. 67. Yan, sir, ano to eh, yung in-introduce yung family size na bote. 1967. So, ito naman tinatawag natin mga ephemera. Ang tawag? Ephemera. So, ibig sabihin ng ephemera, yung hindi tumatagal. Dahil papel eh. So, yung papel, ano yan, tapunin niya, tinatapon niya. Pero, Nag-survive. Oh, pero nag-survive. Meron ako. At mukhang bagong-bago. Mukha sir, yung first price nga eh, 5,000 pa lang eh. Pero malaking halaga na siguro yan. Siguro ito, well. Yung mga, sige lang. Ayan, so. Yung mga legendary cyclist natin dyan, nandyan. Ito yung mga ganito, mga, ito yung mga ganito yung mga possibly unique na magandang ipa-auction. Ayan, pa-auction environment ito. Siguro kung sa auction, mas starting bid nito mga 300 to 400 siguro. Mga ganun lang. Pero, bahala na yung market na mag-design ito, dyan. Ito naman, ang ganda rin ito. Oops! Oops, sorry. Yan, no? 30 piso. Ah, yung Vanilla Coke. Yung introduction yung Vanilla Coke nung... Yes, sir. Nung siguro 2000. Mga around 2000 yata yan. Ah, year 2000 na pala yan. 2000 ba yun? Pero, yung mga promo girl niyan, pinunit na pag... I-ano mo yan sa pre-taste. Ayan, yan, may year 2003. Kunti na rin nag-survive. 2003, yan. Ayan. Kunti na rin nag-survive. Kaya ano, yung iba, gusto nila talaga nakumulekta ng ephemera kasi alam nila kung kunti yung nag-survive. Dahil usually, tinatapon na rin ito yung mga ito. Maganda yan dito, isama siguro. Oo, magkasama rin sila. Ganon din siguro yan. Ganon. So, same as this. So, yun, maraming, ayan sir, meron sir, ka bang ganyan? Meron palang parang superhero yung Coca-Cola. Nag-ano sila, pero walang Coke pangalan eh. Comics. Coca. Parang promotional para mag-increase yung sales. Oh, ayan. Hindi natin kilala to. Pero maganda malaman. Eh. Maganda malaman ko sila. Oh, operation. Mga anong year to? 2000 siguro. Pero ano siya? Parang internal na comics ng Coke. Tingnan mo, operation, lakas benta. So, para sa mga... Pang-marketing. Pang-marketing. Internal ano nila yan, na comics. Ito, sir. Ang mga sales, yung mga may mga truck ng Coke, sila lang meron. Yan yung mga pa-promodizer yan, mga sa si agent nila binibigay sa tindahan. Yeah, ang ano nito is yung condition. Ha? Take note na wala na siyang mga stapler, wala nang ganun. So, all in all, ay pepresyo. Ako lolote ko na lang yan, mga 500 siguro lang. Ganun lang yung ano. So, ito, magkano to lahat, sir, if ikaw bibili? Kung ako bibili, sinabi ko yung ano yung sinabi niya. Magkano ba? Ayan. Ayan, mga ganun yung market, sinabi ko market value. Pero bahala ka na kung paano mo tatawaran niya. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, sir. Arman. Thank you po sa... Thank you. Sa napaka-buluhang kwentuhan kasi ang dami niyong natutunan. Kahit ako nga, ang kulang natutunan yun. Lalo yung mga Rizal na yan. Ay, mga kalookan. Yes, oo. Maraming salamat, sir. Thank you. Magkano, sir? Magkano ulit pa? 10,000 sana eh. 10K siya nina. Pero, kung may mga sabing condition, pwede ko namang tawaran. Tsaka, ito din yung Babaan. Bantayan Island kasi, ang hirap natin i-prove na galing siya ng Bantayan Island. Sayang, so, kasi yung mga potek-potek pa sa nakadikit dyan eh. Sana pala hindi ko nilinis ng yung pang baby bottles. 5,000. Di ba sir, mga 6? Hanggang 5,000 sir. Sige. Payag na. 5,000. Maraming salamat sir. Thank you sir. Maraming salamat sa magandang kwentuhan at maraming knowledge na natutunan. Maraming salamat po. Thank you. So yung mga vintage bottles, okay na rin sa price na ine-expect ko kasi based din naman sa condition ng mga items na binibenta ko. Kaya okay lang sa akin yung price na binili nila Ma'am Joy, nila Boss Toyo. Kaya sana ma-enjoy din yung ibang collector ng mga battles na yun. Maraming salamat sa Pawn Stars.